Mukhang naisan nga mga idol ng Brooklyn Nets na loko itong team ng Los Angeles Lakers. Dahil nga matapos na maging willing itong si Rob Pelinka na ibigay ang kanyang dalawang first round pick sa latest report ni Adrian Wojnarowski na hindi na nga daw interesado doon ang team ng Brooklyn Nets. Sabi sa report niya mga idol, the Lakers have been willing to include both of their first round picks in a Kyrie Irving deal, but the Nets are not interested. Yan nga mga idol ang latest sagot ng team ng Brooklyn Nets patungkol sa possible trade sana kay Russell Westbrook pati na rin kay Kyrie Irving. Hindi natin alam mga idol kung nagsawa na ba itong team ng Brooklyn Nets or plano nga na talaga nila ito na pa-assign lang ang team ng Los Angeles Lakers. At kaya naman ngayon maraming broken hearted ng mga Lakers fans kung kailan nga daw sana may chance na talaga silang makuha itong si Kyrie Irving. Doon naman daw bumaliktad ang team ng Brooklyn Nets. Pero nga mga idol, ayon na din sa mga dating report na iti-trade nga daw muna talaga na itong Nets itong si KD bago si Kyrie Irving. Siguro nga umaasa pa rin ang team ng Brooklyn na maayos nila at masusob ang kanilang relasyon kay Kevin Durant at possibly nga na bumalik siya dito sa team ng Brooklyn at magsama sila muli ni Kyrie Irving. Pero kapag tin-trade na nga talaga nila ngayon itong si Kyrie Irving, parang tinatapo na rin nila yung chance nila na bumalik pa itong si Kevin Durant, magsama muli ang duo na ito. At iyan nga mga idol ang base lang naman sa aking obserbasyon, base rin sa mga report na naibabalita sa atin. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon naman ay pag-usapan natin itong team ng Pelicans dahil in-explore nga daw nila ang Devonte Graham trades. Well, understandable naman yan para sa side ng Pelicans. Talaga namang nag-underperform itong ang si Devonte. 11 points per game lang ang kanyang in-average, 2 rebounds and 4 assists. Pero nga mga idol, nung nasa Charlotte siya, halos 14 points ang kanyang in-average. 40 million pa naman ang kanyang salary mga idol in 4 years. Kaya siguro nang hihinayang ang Pelicans at naghanap nga sila ng pwedeng pag-tradean na ito nga ni Devonte. At para na nga sa ating panghuling balita ay pag-usapan natin ang dahilan kung bakit nga naghalimaw itong si Andrew Wiggins sa NBA playoffs. Sa interview ngang ito ay nabanggit niya na hindi siya nakakuha ng kahit isang boto pagdating sa all defensive teams at he took it personally nga daw mga idol sa playoffs para nga daw ipakita, i-showcase yung kanyang kayang gawin at lagay daw sa radar ang kanyang pangalan. At mga idol, yun nga mismo ang ginawa ni Andrew Wiggins. Kaya nga ngayon mga idol, mainit na mainit ang kanyang pangalan sa mga NBA analysts, sa mga NBA reporter, pati na rin sa mga NBA fans nang dahil nga sa kanyang naging performance. Yan nga mga idol ang naging dahilan kung bakit nga nagalimaw itong si Wiggins at natulungan ng Warriors sa kampiyonato. At yan nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!